tanda ko pa tang bayan, tandang-tanda ko pa nung nabubuhay pa si Kapir Silapid. Tandang-tanda ko tang bayan nang sinabi ni Kapir Silapid nung siya pa'y nabubuhay. Tandang-tanda ko nang sabi ni Kapir Silapid, huwag maliitin ng mga Duterte ang supporter ni Vice President Leni Robredo. Sinasabi yan. At sinasabi yan ni Kapir Silapid na maaaring makipagkulab si President Bongbong Marcos kay President, kay Vice President Leni Robredo sapagkat ang mga Duterte na sapagkat ang mga Duterte ang magiging kalaban o kaaway ni President Bongbong Marcos. Sinabi yan tang bayan ni Kapir Silapid nung siya pa'y nabubuhay. Si Duterte ang magiging kalaban ni President Bongbong Marcos. Kaya ngayon ang sabi ni Kapir Silapid nung siya pa'y nabubuhay, huwag maliitin ni Duterte ang mga supporter ni Vice President. Huwag niyang maliitin ang 15 million na solid supporter ni Vice President Leni Robredo. Dahil yan ay kailangan ni President Bongbong Marcos. Tandang-tanda ko itong bayan, sinabi yan ni Kapir Silapid. Kailangan na kailangan ni President Bongbong Marcos ang suporta ni Vice President Leni Robredo. Sapagkat ang mga Duterte ang magiging kalaban ni President Bongbong Marcos. Kaya tama talaga ang sinabi ni Kapir Silapid. Gaya ngayon, unti-unti nang lumilinaw na si Vice President Leni Robredo ay handa nang makipagtulungan sa pamahalaan ni President Bongbong Marcos upang makatulong pa sa mas nakakaraming mga kababayan nating Pilipinong mahihirap. Makipagkulab na ang Angat Buhay Foundation sa gobyerno ni President Bongbong Marcos upang mas marami pang mga kababayan natin ang matulungan ng Angat Buhay Foundation. Yan. At baling balita na ngayon na si Vice President Leni Robredo ang magiging Defense Secretary na aalisin na yan si Sara. Yeah, tama talaga ang sinabi ni Kapir Silapid nung siya pa ay nabubuhay. Kailangan ni President Bongbong Marcos ang suporta, ang supporter ni Vice President Leni Robredo. Tama. Tama talaga itong bayan na sinabi ni Kapir Silapid. Tama talaga lahat. Kaya ngayon, unti-unti nang lumiliwanag, unti-unti nang nagliliwanag ang mga sinasabi ni Kapir Silapid. At mismo na si Vice President Leni Robredo ang nagsalita na handa siyang magkipagtulungan kay President Bongbong Marcos upang mas marami pang mga kababayan, mga Pilipino ang nasa lilayan ang matulungan. Oh. Totoo. Totoo talaga ito ba? Totoo ang lahat ng mga sinasabi ni Kapir Silapid. Totoo. Si Vice President Leni Robredo ang makakatulong kay President Bongbong Marcos. Kaya ang sabi ni Kapir Silapid, wag maliitin, wag ninyong maliitin Duterte. Wag ninyong, nung nabubuhay pa si Kapir Silapid, ito ang kanyang tamang kompleto sinasabi. Wag ninyong maliitin kayo mga Duterte, wag ninyong maliitin ang supporter na 15 million ni Vice President Leni Robredo. Dahil yan ang makakatuwang, yan ang makakatulong kay President Bongbong Marcos Jr. Yan ang sinabi ni Kapir Silapid nung siya pa ay nabubuhay. Kaya nagkakatotoo na ang lahat ng sinasabi ni Kapir Silapid at nagkakaroon ng unti-unting kaliwanagan. Yan.